guys! Magandang araw! Kumusta po kayong lahat? My name is Yael Avelino Mix Vlog. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan yung aking panibagong upload video at pakishare naman po nito and pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Failure and success and progress. Hindi dahil hindi natupad ang mga pangarap mo, nabigo ka agad? Alam mo kung bakit? Ito ang sagot. Dahil nag-give up ka kaagad-agad. Hindi ang kabiguan ang nagpapasuko sa atin, ang nagpapahinto sa pangarap natin. Kundi ay habaan ang pasensya. Habaan mo ang pasensya mo sa lahat ng bagay na nangyayari. Unang hakbang pa nga lang, sumusuko ka na agad? Ang taong may determinasyon sa buhay ay hindi ito basta-bastang sumusuko sa unang hakbang. Sa unang pagkadapa, ito ay bumabangon ulit. Kahit paulit-ulit ka pang nabigo, kahit sabihin man natin na 100% na silang paulit-ulit na nabigo, pero sumusubok pa rin sila. Sumusubok sila sa panibagong paraan, sa panibagong estilo kung paano sila maging success. Diba sinabi mo sa sarili mo, ito ang pangarap ko, ito ang kagustuhan ko, ito ang gusto kong makamit sa buhay ko. Kaya gawin mo, pursigihin mo na makuha ito. Learn the lesson from any failure. Learn why you fail. Matuto ka kung bakit ka bumagsak o nadapa. Learn your weaknesses. Hanapin mo, matuto ka sa kahinaan mo. Hanapin mo ang lakas mo. Matuto kang mabilis gumalaw at mag-isip kung paano mo masolusyonan ang isang bagay na hindi mo natapos o ang isang pangarap na hindi mo natupad sa iyong buhay. Learn faster. Learn how to work harder. At you need to work smarter. Do all you can until your dream fall in your hand. Kaya bilisan mo. Matuto ka. Maging matalino ka sa pag-isip kung paano mo ba mapabilis ang lahat ng pangarap. Dapat ang kabiguan ay dapat ay yun ang magpapaangat sa iyo. Ang iyong kabiguan dapat ang magtutulak sa iyo para na maitayo mo ulit ang sarili mo, para na lumaban ka ulit. Huwag ka dapat matakot. Pero ang katotohanan ay ang mga tao humihinto sa unang pagkadapa. Hindi mo dapat isipin na magpakasaya ka dahil nabigo ka. Ang ibig sabihin lang nito ay huwag na huwag kang magpapatalo. Kaya kung sa sunod na ma-failure ka ulit, isipin mo yung mga taong nagtatagumpay kung paano ba sila kumukuha ng lakas. Kung sila ba ay nagkamali din noon bago nag-success? Kaya isipin mo sa sarili mo na lahat na nagsasucces dito sa mundo ay kagaya mo na sumusubok. Sumusubok ng paulit-ulit hanggang sa magtagumpay. Ang lahat ay hindi easy way. Lahat ay nabibigo. Nabibigo tayo. But we learn what's working and we learn what's not. Naiisip mo ba at yung young age ka? Yung bago ka palang magpasok ng school? Yung bago ka palang pupasok ng paralan?
Diba? Nahihiya ka? Nahihiya kang pumasok sa classroom mo? Diba nagpatuloy ka pumasok kahit nahihiya ka? Dahil may mga bago kang kasama? May mga schoolmate ka na? Diba? Pinagpatuloy mong pumasok sa paaralan? Diba? Hindi ka huminto? Dahil gusto mong matuto? Inisip mo na pagpasok mo ng eskwelahan ay doon ka matuto lahat. Hanggang sa na-realize mo sa sarili mo na ito pala ang katotohanan, na dito pala ako magsisimula kung paano ako maging successful one day. Ang tinatawag na mag-aral ako ng mabuti hanggang sa makapagtapos. Katulad lang din yan sa mga pagsubok natin sa buhay sa unang madapa tayo sa ating pangarap. Kaya dyan din tayo nagsisimula. Ang taon ay lumilipas at marami sa atin ang humihina. Humihina na hindi nila kaya. Humihina na hindi na nila kaya. Nasa isa pa lang na pagkadapa ay sasabihin na sa sarili, ayaw ko na, suko na ako. Lahat tayo ay hindi nauubusan ng dahilan. At sasabihin mo sa sarili mo, siguro hindi ito para sa akin. Siguro hindi ito nararapat para sa akin. Di ba yan ang kadalasan na sinasabi natin kapag nabigo tayo? Alam mo, isip mo lang yun. Sadyang, mahina ka lang nilalang. Iniisip mo lang yung katamaran mo sa iyong sarili. Aminin mo man at sa hindi sa iyong sarili, ikaw ay mahina. Mahinang klaseng nilalang na hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Excuse is one of the best dream killer. Kaya, bumangon ka. Maglakad ka ulit. Subukan mo ulit. Subukan mong alamin kung bakit nadapa ka sa unang hakbang mo. At i-make sure mo na sa susunod na pagsubok mo ay hinding-hindi ka na madadapa. Siguraduhin mo na sa maayos ka na na kondisyon. Siguraduhin mo mas matatag ka pa kaysa nauna. Dahil nagsisimula ka pa lang gumawa ng story ng buhay mo. Dahil ito ang new chapter ng buhay mo. Huwag mong isipin na ang kabiguan ay ito ay katapusan. Isipin mo yung mga taong nagtatagumpay. Dahil sila bago nagtagumpay, nadapa rin, nabigo rin, sumubok ulit. Kaya ganon ang sistema ng buhay. Isipin mo na lang yung pinakamayaman dito sa buong mundo. Sumubok din sila ng paulit-ulit. Isipin mo na lang na kung sila nga sumubok ng paulit-ulit, ikaw pa kaya na nagsisimula pa lang? Ang kabiguan ay isa lamang leksyon sa atin, lalo na sa mga matatagumpay na tao dito sa buong mundo. Ang kabiguan ay ginagawang inspiration sa buhay natin. Kahit nga pag mabigo tayo sa boyfriend natin, di ba? Sinusubok tayo, nagpapakatatag tayo, ganun din tayo pag kumuha ng success. Wala namang tao dito sa mundo ang gustong mabigo. Pero may kaibahan sa mga taong nananalo kaysa natatalo. Ay magkaiba ang kahulugan ng kabiguan sa tagumpay. Loser thinks there's a failure. Winners think they've learned. You failed, but be better next time. Don't stop, just bend. But remember, don't let it beat, but don't let it break you. Isipin mo sa iyong sarili na hindi pa ito katapusan ng buhay mo.
dahil lang sa kabiguan ay susuko ka na. Ito ay pagsisimula mo pa lang. Pagsisimula sa panibago mong buhay sa pagbabalik mo. Matatawag mo lang ang isang bagay na kabiguan kung ikaw ay sumuko na at ayaw na magpatuloy. Alam naman natin sa bawat isa na ang life is hard. We are not living in paradise because this is the reality of life. This is real. But remember this, never quit your goal. Keep moving forward. Huwag na huwag mong ilagay sa isipan mo na nabibigo ka sa lahat ng laban. Ilagay mo sa isipan mo na ito ay leksyon ng buhay mo na dapat mong matutunan at tanggapin ang katotohanan. Kung gusto mong maging champion sa buhay mo, ipagpatuloy mo ang nasimulan mo. Acceptance is the key para maipagpatuloy mo ang iyong hangarin sa buhay. Accept the fear, but never accept defeat. Come on, come out stronger than before and keep going. May mga taong takot silang mabigo, kaya wala silang movement, wala silang ginagawa sa sarili nila. Ni hindi nga sila sumubok, ni hindi nga sila nag-umpisa. May mga tao din na sumusuko kahit ang lapit-lapit na nila sa kanilang tagumpay. Sana hindi ka katulad nila na bigla na lang susuko, na kahit ang lapit na ng pangarap ay bigla na lang huminto. Ipakita mo sa sarili mo, sa pamilya mo, ang pagiging success mo.